Praise God, purihin ang Panginoon sa umaga pong ito. Salamat sa ating Panginoon sapagkat minsan pa tayo ay binigyan ng ating Diyos ng pagkakataon na magsama-sama sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. At isang malaking pribilehiyo po sa atin na tayo ay gamitin ng Diyos sa ganitong klase ng gawain. Purihin ang ating Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Hesus na siyang nagpala sa atin ng mga pagpapalang espiritual na nauukol sa langit. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa, ang Diyos po natin ay patuloy na gumagawa, may ginawa, may ginagawa, at may gagawin pa sa ating mga buhay. Kaya tayo po ay magpatuloy sa gawaing paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Bago po tayo magpasimula sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo pong lahat ay umawit ng isang awiting papuri sa ating Panginoon. Sabayan po ninyo kami sa mga awiting ito. Alalahanin po natin ang pag-ibig ng Diyos na kailanman ay hindi nagmamaliw. Umawit po tayo sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ibig niya ay hindi nagmamaliw, ang awa niya ay walang kapantay, ito'y laging sa iba bawat umaga. Katapatan niya'y dakila, katapatan niya'y dakila. Minsan pa, pag-ibig niya, hallelujah. Pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw, ang awa niya ay walang kapantay, ito'y laging sagana bawat umaga. Katapatan niya'y dakila, katapatan niya'y dakila, ito'y laging sagana, ito'y laging sagana bawat umaga. Katapatan niya'y dakila, katapatan niya'y dakila. Minsan pa, ito'y laging sagana, ito'y laging sagana bawat umaga. Katapatan niya'y dakila, katapatan niya'y dakila, katapatan niya, katapatan niya'y dakila. Hallelujah. Katapatan niya'y dakila. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay na ang pag-ibig niyo, O Diyos, ay hindi nagmamaliw sa bawat isa. Sambahin kayo at dakilain sa inyong kabutihan. Papurihan po kayo, dakilang Ama na nasa langit. Tunay kayong dakila sa aming mga buhay. Tinataas po namin ang iyong pangalan, O Diyos, sa umaga pong ito. Pinararangalan, sinasamba, binibigyan ng papuri, Panginoon, sapagkat karapat dapat kayo, Panginoon, sa lahat ng bagay, mga papuri at pagsamba,
marapat dapat po kayong tumanggap niyan, dakilang Diyos na nasa langit. Sambahin po kayo. Dakilain po kayo. Salamat po sa umaga pong ito. At hayaan niyo dakilang Ama na patuloy mo po kami pagpalain sa pamamagitan ng inyong mga salita. Salamat Panginoon sa bagong umaga. Salamat sa lakas. Salamat sa patnubay. Salamat Panginoon sa pag-iingat niyo sa mga nakaraang gabi, Panginoon Lord God. Kayo nga o Diyos, ang dakilang Diyos na patuloy na gumagabay at pumapatnubay sa amin. Minsan pa, ang lahat po ng papuri, parangal at pagdakila ay tanging sa inyo lamang sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito at ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay magmumula po dito sa Door of Faith Church, Pinkian, District 9, sa pangunguna po ng lingkod ng Diyos, Pastor Luis Baylon. Salamat po sa mga lingkod ng Panginoon na patuloy na nagbibigay ng pribilehiyo na tayo po ay gamitin ng Panginoon sa ganitong klase ng gawain po. Salamat po sa Panginoon at tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon. Salamat din sa mga lingkod ng Panginoon na mga nanonood sa FB Live, ano, sa mga sa admin ng programang ito. Purihin po ang Panginoon sa bawat buhay po natin. So, praise God at tayo pong lahat ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito ay ating pong kukunin sa aklat ng Pilipos, chapter 4, verse 19. Ulitin ko po, Pilipos chapter 4, verse 19 o Philippians chapter 4, verse 19. At ito po ang sinasabi ng kanyang mga salita. But my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Ang sa Tagalog po ay aking babasahin. Ang sabi po dito, Pilipos chapter 4 verse 19, At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang sulat pong ito ni Apostol Pablo ay isang ganting salita o isang pagpapalang salita sa mga taga-Pilipos, sapagkat si Apostol Pablo po ay nakaranas ng mabubuting bagay sa mga taga-Pilipos habang siya po ay nakakulong sa kadahilanan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Si Apostol Pablo po ay nakakulong sa pagkakataong ito nung sumulat sa mga taga-Pilipos sa kadahilan ng siya po ay nangangaral ng salita ng Panginoon. At dahil sa ganitong kalalagayan, ang mga taga-Pilipos po ay nagkaroon ng tinatawag na paggawa ng mabuti kay Apostol Pablo. Sapagkat nagpamalas ng pagmamalasakit ang mga taga-Pilipos kay Apostol Pablo habang siya po ay nakakulong. So ito po ay isang ganting salita ni Apostol Pablo, salitang pagpapala para sa mga taga-Pilipos. At ang sabi dito, but my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Napakagandang salita na nagbibigay ng pagpapala sa mga kapatid sa Panginoon o sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Kaya purihin po ang Panginoon at hayaan po natin na isa-isahin po natin yung mga salitang ito na kung saan ay magkaroon po tayo ng aral upang sa ganun po ay atin pong maisakatuparan. Unahin po natin yung salitang but my God. Sinabi ni Apostol Pablo, but my God. Ito pong salitang ito sa panahon po natin ngayon ay yung salitang my God or oh my God. Sa atin pong salita, sa atin pong kapanahonan ngayon, ay parang napaka-normal na salitain. Ngunit sa panahon po nung mga Israelita o nung panahon po na nang unang panahon, lalo-lalo na sa mga Israelita, ang pagbanggit sa pangalan ng Diyos ay isang napaka-sagradong salita o salitain. Sapagkat alam nila na mayroon pong kagantihang
kapahamakan o sumpa ang mga taong gumagamit sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya ito po ay napakabihirang sabihin ng mga Israelita nung panahon po nila. Ngunit ito pong si Apostol Pablo ay mayroong isang napaka, nakita ko po dito na mayroon po siyang isang napakalakas na kumpiyansa sa kanyang sarili na tumawag na, "But my God, ngunit ang aking Diyos." Si Apostol Pablo po ay mayroong napakalakas na kumpiyansa sa kanyang sarili na magsabi na mayroon siyang isang Diyos na tinatawagan. Sapagkat ako'y naniniwala na sabihin man niya ang salitang "But my God" ay siya ay didinggin ng Panginoon. Siya ay naririnig ng Diyos. Siya ay hindi sasailalim sa isang sumpa o paghihirap ng kanyang buhay. Bakit? Kasi siya mismo ay nakaranas ng tinatawag na pagkalinga. Ito pong ating pinag-aaralan ay may pamagat na Thriving God's Care. Pag po sinabing thriving ay characterized by success or prosperity. Masaganang pagkalinga ng Diyos. Kaya itong si Apostol Pablo ay nakaranas po ng pagkalinga ng ating Panginoon. Siya po ay mayroong lakas ng loob na tumawag na ang aking Diyos sapagkat siya ay nakaranas ng pagkalinga ng ating Panginoon. Ang sabi nga niya dito sa kanyang mga salita sa 2 Corinthians na si Apostol Pablo rin ang sumulat, 2 Corinthians chapter 6 verse 16, "At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan." Pero ito pong salitang ito ni Apostol Pablo na sinalita ng ating Panginoong Diyos na ako'y mananahan sa kanila at ako'y lalakad sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos, ay meron pong munang pinagagawa ang ating Panginoong Diyos para tayo ay siya ay maging Diyos natin. Meron munang pinagagawa ang ating Diyos sa ating mga tao para tumawag tayo na ang aking Diyos o tayo ay tawaging mga anak ng Diyos. At ano po yun? Sa verse 17, "Kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo," sabi ng Panginoon. "At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. At kayo'y aking tatanggapin." Verse 18, "At ako'y sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae," sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So si Apostol Pablo po pala, kaya mayroon siyang lakas ng loob na magsabing ang aking Diyos. Mayroon siyang mataas na kumpiyansa sa kanyang sarili at tumawag sa Diyos sapagkat naranasan niya sa kanyang buhay na hindi na siya humihipo ng bagay na marumi. O hindi na siya lumalakad sa mga taong ang lakad ay masasama. Kaya si Apostol Pablo po ay mayroong high confidence, mataas na pagkakatiwala, kumpiyansa sa kanyang sarili na tumawag. Banggitin man niya ang pangalan ng ating Diyos ay mayroon siyang mataas na pagkakatiwala sa kanyang sarili o kumpiyansa sa kanyang sarili na siya ay didinggin ng ating Panginoon. Na siya ay hindi isusumpa ng ating Panginoon. Bakit? Kasi naranasan niya na mayroon na siyang bagong pagkatao. Dati siya po ay manguusig ng ating Panginoong Diyos. Dati po siya ay isang tumutuligsa sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. Pero nung siya po ay makakilala sa ating Panginoong Hesus, naranasan niya ang pagbabagong buhay, naranasan niya ang pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos, naranasan niya ang pagkalinga ng ating Panginoon. Kaya mayroon siyang malakas na pagkakatiwala, "But my God." Sa atin po, sa ngayon, kung na lamang po yan eh, nagiging ekspresyon ng mga karamihan. "Oh my God." Yung iba ginagawang "Oh my gosh." Yung iba ginagawang "OMG." Mga salitang hindi natin namamalayan na tayo ay nagkakaroon ng paglapastangan sa pangalan ng ating Panginoon. At kung binabanggit man natin ang pangalang "ang aking Diyos" o tumatawag man tayo sa Diyos, pero namumuhay tayo sa gitna ng tinatawag na kasalanan, isang tiyak,
hindi ho tayo pinapakinggan ng Panginoon. Tayo ay nasa ilalim ng sumpa ng ating Panginoon. Sabi po ng kanyang mga salita sa Isaiah chapter 59 verse 1, narito ang kamay ng Panginoon na hindi umiksi na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig, kundi pinagpahiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpapakubli sa kanyang mukha sa inyo upang siya ay huwag makinig. Nakita niyo po na kahit tayo tumawag ng tumawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, kung tayo naman ay nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, kapatid ko sa Panginoon, hindi tayo dinidinig ng Panginoon. Mayroong isang malaking bara sa tainga ng ating Panginoong Jesus upang hindi tayo mapakinggan, hindi tayo madinig ng ating Panginoon sa ating mga ininyadain sa Kanya. Hindi tayo matugon ng Panginoon kasi hindi naririnig ng Diyos ang ating mga hinaing sa Panginoon. Bakit? Yung kasalanan ay bumabara sa tainga ng sa pakinig ng ating Panginoon. Ni hindi bulag ang kanyang mata, sabi ng Panginoon, upang hindi niya tayo makita. Mayroong isang malaking bara sa mata ng ating Panginoon, kaya hindi tayo makita ng ating Panginoon. Kaya yung mga tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ano, makatitiyak tayo. Sabi nga ng isang talata sa Biblia, ang mata ng Panginoon ay nasa mga matutuwid. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Nakaranas si Apostol Pablo ng tinatawag na pagkalinga ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Siya ay dati ay liko sa harapan ng Panginoon, pero nung siya po ay kumilala, manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sabi ng Roma chapter 15 verse 1, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay inaring matuwid. Si Apostol Pablo mismo ang nagsabi ng mga bagay na yan, na sa pamamagitan ng ating pakikipagkaisa sa ating Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Diyos, tayo ay inaring matuwid ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya purihin po ang Panginoon. Ang sumunod na sinabi po dito ay, shall supply all your need. Ang aking Diyos ang siyang magkakaloob, magbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Alam niyo po, kapag ka po ang isang tao ay negosyante, mayroon siyang produkto na naimbento. Halimbawa po, ako ay gumawa ng isang kakanin at naging mabili po yung aking tindang kakanin o produkto. Ang gagawin ko niyan ay magkakaroon ako ng tinatawag na maghahanap ako ng susuplayan para maitinda rin o maging produktibo yung aking produkto, maging masagana. Ang lagi kong iisipin bilang isang supplier ay yung kayang aking sinusuplayan ay mayroon pang nakaimbak na produkto ko. Ulitin ko, ang isang supplier, kung ako man ay nagkaroon ng tinatawag na produkto na dinidispose ko sa mga tindahan, ang lagi kong sa isip bilang supplier ay yung kapakanan ng aking sinusuplayan, meron pa kayang paninda yung aking isang sinusuplayan? So, ang Diyos po natin ay ganun. Bilang Diyos na nagsusupply ng ating mga pangangailangan, laging nasa isip po niya yung ating mga pangangailangan. Lagi tayong nasa isip niya. Sabi nga ng kanyang mga salita sa Awit chapter 23 verse 1, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Ang salita pong ito na ni Haring David na hindi ako mangangailangan ay hindi na sinasabing wala akong kailangan. Sa mababaw na salin po ito ay, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako nagkukulang. Kaya kapag ka po ang ating Diyos na tinatawagan, ang ating pinagkakatiwalaan, mayroon po tayong malakas na pagkakataon sa ating sarili na wala akong kakulangan. Ang Diyos ang magsusupply ng aking mga pangangailangan sa buhay na ito. Maging si Hari, si Jose, nung panahon na babasbasa niya si Manases at si Ephraim, ay ganito ang kanyang basbas.
At kanyang binasabasan si Jose at sinabi, ang Diyos na nasa harap niya ay lumakad ang aking mga magulang na si Abraham at si Isaac. Ang Diyos na nagpakain sa akin sa Genesis chapter 48 verse 15. Ang Diyos na nagpakain sa akin sa buong buhay ko hanggang sa araw na ito. Kaya i-appreciate po natin na ang Diyos po natin ay hindi nagkukulang. Ang Diyos po natin ay laging laan na isupply ang ating mga pangangailangan. Pero mga kapatid, ito pong sulat ni Apostol Pablo na ito ay pagka hindi po natin nailagay sa tamang pag-aaral ay baka po mauwi tayo sa tinatawag na prosperity. Ngayon sa atin po ay tayo po ay kinakailangang magkaroon ng pagnanasa o humingi sa Panginoon ng ating mga pangangailangan ng ano? Ng mga bagay na espiritual. Kung tayo man po ay humihingi sa Diyos na tayo pagpalain, ang hingin po nating pagpapala ay yung pagpapalang espiritual na nauukol sa langit. Ang sabi po doon, sa kanyang mga salita, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo sa Efesios chapter 1 verse 1, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos sa mga banal na nasa Efeso at sa mga tapat kay Kristo Jesus, sumain nyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanglibutan upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkukup na tulad ng mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya ayon sa minigaling ng Kanyang kalooban sa ikapupuri ng kalwalhatian ng Kanyang biyaya na sa atin na ipinagkaloob na masagana sa minamahal na sa Kanya'y meron tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng Kanyang kalooban ayon sa Kanyang minagaling na ipinasiya niya sa Kanya rin sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon. Mga kapatid, ang atin pong hilingin, kung meron man po tayong hihilingin sa ating Diyos na pagpapala, ay tayo pagpalain ng tinatawag na pagpapala sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Sapagkat sabi ng kanyang mga salita sa Marcos chapter 8 verse 36, ano ang mapapala ng isang tao makamtan niya man ang buong sanlibutan, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Uulitin ko, kung tayo man po ay humihingi ng tinatawag na pagpapala mula sa Diyos, ang hingin po natin ay yung pagpapalang espiritual na nauukol sa langit. At yun ay walang iba kundi yung tayo magkaroon ng tinatawag na katubusan sa ating pong mga kasalanan, kapatawaran sa mga nagawa nating kasalanan sa Panginoon. Sa verse 7 ng Efesios chapter 1, na sa Kanya ay meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Kaya purihin po ang Panginoon, isang pagpapala na po na tayo makatanggap ng pagpapatawad ng ating Panginoong Isus. Isang napakalaking bagay po na mula sa pagiging kaaway ng Diyos, dahil tayo po ay gumagawa ng kasalanan sa harapan ng Panginoon, tayo ay galit sa atin ng Panginoon, ngunit salamat sa ating Panginoong Isokristo. Sa pamamagitan ng ating pakikipagkaisa sa Kanya, pananampalataya sa ating Panginoon, tayo ay pinatawad niya at nilinis ang ating mga kasalanan. Purihin po ang ating Panginoon. Napakaraming mga pagpapala ang binabanggit po dito na tayo po ay pinili bago pa man itatag ang sanlibutan. Praise God! Yun po isang pagpapalang espiritual na hanggang sa langit na bayan kapag po tayo ay humarap sa hukuman ni Kristo. Iyang bagay na yan, itong pagpapalang ito ay mapapakinabangan din natin doon sa langit na bayan. At the same time, itong mga pagpapalang espiritual na ating pong tinanggap ay napapakinabangan natin ngayon. Pero hanggang sa langit, kapag ka po tayo ay humarap sa hukuman ni Kristo, itong pagpapala na ating pong tinanggap ay ating pong mapapakinabangan hanggang sa araw ng paghuhukom ng ating Panginoon. Tayo po ay ginawang anak ng ating Panginoon.
itinalaga. Na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkup na tulad ng mga anak sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa ganang kaniya ayon sa minagaling niyang kalooban. Na pinasagana sa verse 8, na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. Nakita niyo po yung gustong kasaganaan ng buhay ng Diyos sa atin. Yung tayo'y magkaroon ng knowledge, yung tayo'y magkaroon ng karunungan at kaalaman. At ang karunungan at ang kaalaman po ay makukuha po natin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang knowledge, ang wisdom po ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, pagka tayo, ito po ang isang pagpapala pa sa atin ng ating Panginoon. Bibigyan tayo ng Diyos ng kaalaman. At walang ibang magpapaalam sa atin, walang ibang magpapaunawa sa atin sa mga bagay ng Diyos, kundi ang Banal na Espiritu. Ang sabi ng kanyang mga salita, datapot sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, datapot gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ninarinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya, ngunit ang mga ito'y ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ipinaalam, ipinahayag. Yung mga bagay ng Diyos na inihanda para sa atin, na ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Binibigyan tayo ng understanding, ng knowledge ng Panginoon sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na may mga bagay na inihanda ang Diyos sa atin doon sa langit na bayan. At ang nagpapahayag nito sa atin, nagpapaalam nito sa atin, ay walang iba kundi ang Espiritu. Ngunit ang mga ito ay pinapahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. 1 Corinthians chapter 2 verse 10, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na bagay ng Diyos. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala sa mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban na ng Espiritu ng Diyos. Ngunit ating tinanggap hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. The heavenly blessing. Yun po yung kapangyarihan, yun po yung pagpapala, yun po yung mga bagay na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Yung bibigyan tayo ng knowledge, wisdom ng Panginoon, lalong-lalo na sa usapin ng kung paano tayo mamumuhay ng may kabanalan at katuwiran sa ibabaw ng mundong ito na napakasama at napakarumi. Bibigyan tayo ng knowledge, understanding ng Panginoon. Bibigyan tayo ng knowledge, ng understanding sa kapangyarihan ng Banal Espiritu patungkol sa mga bagay na atin pong pinagdadaan ng kahirapan. Naalala ko po yung panahon ni Jose na kung saan siya ay nakakulong kasama yung dalawang alipin din, na nagkaroon ng panaginip yung dalawang kasamahan niyang nakabilanggo. Ang sabi ng kanyang mga salita sa Genesis chapter 40 verse 8. At kanilang sinabi sa kanya, kami ay nanaginip ng panaginip at walang sinumang makapagpaliwanag. At sinabi sa kanila ni Jose, hindi ba ukol sa Diyos ang mga paliwanag? Isinasamo ko sa inyo na inyong saysayin sa akin. At alam naman natin, mga kapatid ko sa Panginoon, no, na yung dalawang kasamahan niyang nakabilanggo ay yung isa ay nahatulan ng kamatayan at yung isa ay naibalik sa posisyon. Kaya kung tayo po ay mayroong, tayo ay bibigyan ng Diyos ng kaalaman na maipaliwanag yung mga bagay na malalalim ng Diyos, yung hirap na sitwasyon na ating nararanasan, bibigyan tayo ng kaalaman, karunungan ng Panginoon kung paano natin harapin yung mahirap na sitwasyon upang mapagtagumpayan natin yung mahirap na sitwasyon na yon. At yun ay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya purihin po ang ating Panginoon sa umaga pong ito. Ang Diyos po natin ay mabuti. At yung lahat ng bagay na yan, mga kapatid, ang sabi doon, but my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Mga kapatid, kung may mga bagay man po tayo na natatanggap ngayon, tayo po'y inaring anak ng Panginoon, inaring ganap ng Panginoon, binibigyan tayo ng kalwalhatian, no? Tayo po'y nakakaranas ng mga pagpapalang espiritual. Ang lahat ng bagay na yan po ay ating pong nakamtan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.
Salamat po sa ating Diyos. Ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay patuloy na maitanyag. Ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay patuloy nating maipakilala. Ang kanyang kagandahan, ang kanyang kalulhatian, ang kanyang kayamanan, ang kanyang habag, ang kanyang pag-ibig ay patuloy po nating maipakilala sa marami pang mga tao. Tayo pong lahat ay nakaranas ng pagkalinga ng Panginoon, marapat din lamang pong maiparanas din natin sa iba yung pagkalinga ng Diyos na ating pong naranasan. Purihin po ang ating Panginoon, tayong lahat ay pinagpala ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos na nasa langit, minsan pa po kami nagpapasalamat sa katotohanan ng inyong mga salita. Salamat po sa pagkakataon na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa inyong mga salita na nagbibigay sa amin ng pagpapalang espiritual, kalakasan ng aming buhay pananampalataya. Binibigyan mo kami ng direksyon, Panginoon Lord God, upang kami ay makalakad ng tama at mabuti sa buhay na ito. Salamat po, Panginoong Hesus, sa inyong mga natapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo, na siyang naging saligan ng aming pananampalataya. At hayaan niyo, dakilang Ama, na kami po ay patuloy na manindigan sa mga bagay na ito. Aming Ama, pinagpapala ko po, Panginoon, ang inyong mga lingkod, ang kabuuhan ng Door of Faith Church Organization, ang aming General Superintendent, dakilang Ama, ang kanyang sambahayan, ang mga manggagawa, dakilang Ama, ang Door of Faith Bible School, Lord God, sa mga guro na matiyagang nagtuturo sa mga lingkod ng Panginoon at gagawing lingkod ng Panginoon. Patuloy mo po silang pagpalain. Salamat din po, Panginoon, sa admin, Panginoon, ng programming ito. Masaredo Family, dakilang Ama, patuloy mo po silang pagpalain. At hayaan niyo, dakilang Ama, na sabay-sabay po kaming makaranas ng inyong pong pagkalinga. Pagpapala din po namin, Panginoon, ang bawat district supervisor, Panginoon, from District 1 hanggang District 9, Panginoon. Patuloy mo po silang kalingain at ang mga iglesia na kanila pong nasasakupan, ang mga kapatid namin sa Panginoon, dakilang Ama. Salamat po. Pinagpapala din po namin, Panginoon, ang amin pong tagapanguna sa District 9, Pastor Luis Bailon, kasama ng kanyang sambahayan, kanyang asawa, mga anak, magulang, Panginoon, kamanggagawa. Lord, salamat po. At hayaan niyo, dakilang Diyos, na patuloy mo po silang e-bless higit sa kanilang inaasahan. Pinagpapala din po namin isasama sa dalangin ng Diyos sa umaga pong ito, ang nalalapit na 58 Foundation, Panginoon, ng Door of Faith Church, dakilang Ama, Bible School. Hayaan niyo, dakilang Diyos, na maranasan po ng bawat isa ang inyong kapangyarihan sa pagdiriwang namin ito. Magdiriwang kami, Panginoon, ng inyong katapatan. At kami ay lubos na nagpapasalamat sapagkat kami ay nailagay niyo sa isang katuruan na kayo ang patuloy na naitatanyag, Panginoong Hesus. Salamat po, dakilang Ama, anuman, Panginoon, ang mga bagay na kanilang mapangailangan sa gawain ito, patuloy mo pong tugunin, dakilang Ama, ayon po sa inyong kalooban. Pagpalaan niyo rin po, Panginoon, o Diyos, ang bawat iglesia, Panginoon, na nasa overseas, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo po silang